ang status ni Henny, champion pa rin ba? Aba, opo, mali po tayo ron, no? Sabi po sa ayon po sa mga boxing site, eh champion pa rin daw si Ryan Garcia. Ay si Devin Haney. Parang may mali tayo ng pag... Boss Buzz, huwag mo nang pansinin si Pau. Salud, walang kwentang vlogger yun. Di ko naman pinapansin. Until na itatopic niya yung mga Casimiro. Wala akong pakialam sa kanya. Magtopic siya ng mga superstar, ng mga Lebron Jaime, mga Sean Cassidy, at kung sino-sino pa mga pukong. Pero itatopic mo si Casimiro para gamitin mo na naman. Ah, ayun na, dun kita pakikialaman. Matagal ko na hindi tinatopic yan eh. Pero nung naglalabas na naman siya na, oh, pati na kami. Parang bata ang putang. Bati na kami, hindi tayo bati. Bati na sila. Oh, Bradley. Oh, nangangatwiran si Bradley. Kasi ang kinakatwiran ni Bradley, before daw yung weigh-in, eh patas-patas. sabi naman sa inyo eh, ako totoo ko sa sinasabi ko eh. Huwag niya lang itopic yung mga Casimiro. Hindi ko naman na tinatopic ang tokmul na yan. Hinayaan ko lang yan, discarte niya. Pero once na manggamit ka na naman ng mga Casimiro, patulan kita uli. Wala kang kadala-dala. Boss Buds, ang puso mo, ingat siya. Kailangan ba i-announce na bati na sa mga Casimiro? Kita-kita mo talaga ugali ni Ampaw na manggagamit. Uso naman na manggagamit. Boss Buzz, dream ko makita ka sa personal. Tropa kasi sila ni Tuko. Pero sabi ko, pwede ka namang hindi ko itopic eh. Pero once na mag-ano ka, yung ano tag doon? Yung fax over Marites, kuya, correct. Meet and greet ka, boss. Meet and greet. Ano ko, artista? Sa amin. Ayan nyo na yan. Kung makita nyo ako, di makita. Punta lang kayo rito sa BGC. Narito lang ako. Kaya po ba knockout ni Better Beb si Bebol? Siyempre naman. Bakit naman hindi? Nakita ko tumutupi nga si Bibol nung laban nila ni Canelo nung later rounds. Tumutupi na si Bibol eh. Canelo lang yun. Ang late lang ni Canelo kumpara kay Bibol, di ba? Umakyat na si Jason Casimiro kay Pau. Wala po akong problema. Wala po akong problema dyan. Gusto nyo palang di patulan natin. Height advantage at distance ginamit ni Bibol kay Canelo. Kaya nga po, pero nung later rounds, puta, tumutupi siya kada sinusuntok siya ni Canelo. Eh imaginein po ninyo, magkasinlaki sila ni Better Bib. Kahit kayo tanungin ko, sino mas malakas sumuntok, si Canelo, si Better Bib? Walang duda, sasabihin nyo, Better Bib. Eh. Di ba? Talagang ganun. Balita ko, Boss Buzz, may arthritis ka daw, sabi ni Silver Boys. Manghingi ka rin sa kanya. Namimigay ba siya ng arthritis? Manghingi ka sa kanya. Baka may pinamimigay siyang arthritis. Okay nang pinasikat nyo na naman yung poknat na yan. Maglalaban kami saan? Paano kung Better Bib versus at Canelo? Hindi po lalaban si Canelo dahil ang sikat po sa... Ang sikat po... Si, ito po ha, totohanan ha. Hindi po natin kilala si Bibol before siyang makalaban ni Canelo Alvarez. Dahil ang sikat po,
Ang sikat po ang sikat po sa light heavyweight, si Beterbiev, hindi po si Bibol. Ay, bakit si Bibol ang pinili? Kasi kala ni Canelo, kaya niyang talunin eh. Walang punching pa, walang lakas eh. Tinatantya lang ni Canelo, pag walang ganon lakas, kaya niya yan. Bibol ako dyan, Boss Buds. Mas maraming mabibigat na laban pinagdaanan si Bibol. Talaga, mas marami. Si Mayweather, kaya na ba talunin ni Canelo? Oo naman, matagal na po. Kaya lang, bakit lalabanan ni Mayweather si Canelo ngayon? Maganda kasi jab at footwork ni Bibol. Okay yan. Everybody has a, ano, di ba sabi nga, everybody has a plan until my peace. Ah, you taste my peace. Sa tingin ko, boss, mananalo si Bibol. Pahinaan na si Beterbiev. Talagang ganun. Kanya-kanyang paniniwala yan. Tank versus Martin, Boss Bats, maganda rin. Maganda din. Lahat po ng laban ni Tank Davis maganda dahil knockout artist eh. Di po ba? Sikat man o hindi sikat. Alam niyo po, pagka kahit po hindi sikat, basta lumaban si Tank Davis, marami manunod siya. Bakit? Nakakasulit po yung knockout eh. Yan po naman ang pinanunod sa boxing eh. Di ba? Balibalikta rin nyo man ang boxing. Ang pinanunod po sa boxing, yung knockout. No? Hindi po yung sweet science po, kinang katarantaduan niya. Wala nanunood niyan. Eh bakit kaya? Boss, ano balita kay Loma? O di Loma pa rin. Alam ko magkakaroon sila ng laban ni ano. Magkakaroon sila ng laban ni Kambosos. Magkakalaban po sila. Yan. Sasagasaan lang ni Inoue yung Neri, Boss Buds. O naman. 100% ba naman knockout percentage ni Beterbiev? Kanan kaliwa kayang magpatulog. Kaya nagawa yun ni ano ni Bibol. Ang tangkad niya kay Canelo eh. Nakita niyo ba yung face off ni Beterbiev tsaka ni Bibol? Magkasintangkad lang sila eh. Mga 1 inch lang siguro diferensya. Tama, boss, kaya nga daming fans ni Tyson kasi bagsakan. Hindi naman po dahil yung nakakalaban ni Tyson, mga sikat, hindi rin naman eh. Di ba? Sumisikat din sila pag nakalaban nila si Tyson. Si Pacquiao, ganun din. Kala nyo ba sikat yung, maraming sikat na nakalaban si Pacquiao. Pero marami po siyang hindi naman sikat eh. Pinaritiro na Beterbiev at Bibol si Andre Ward. Tama ka dyan, Boss Bats. Kaya nga pag ini-interview mga fighter, ang sinasagot palagi, si either ako ang manakout or siyang manakout po. Maglalaban pa kaya ulit si Roman Reigns at si Cody Rhodes? Hindi ko po sila kilala. Wala akong pakialam dyan mga WWE nyo. Alam niyo nang bulahan yung WWE. Ang daming pwedeng panoorin na totoong laban eh. Doon pa rin kayo nagtsatsaga sa bulahan. May laban si Idol Cuadralas at si Tank Davis. Basta bumaba si Davis sa division ni Cuadralas. Kawawa talaga yan. Wala po bisyo si Beterbiev. Clean living siya kaya dala-dala pa rin ang stamina. Cardong Catman. Malapit na nga po. Huwag niyo na pong kainipan. June 1 na yan eh. Pacman at Efren, bata, billiards.
Kahit matanda si Efren, baka hindi manalo si Pacquiao. Si Ennis at Tank, same style, pero di sikat si Ennis. Siyempre, ano yan eh, yung alam nyo naman, kinakailangan na nakadikit ka sa dapat mong dikitan. Eh, Boss Buds, kayo palang, kaya palang talunin ng slugger ang isang technical boxer. Alam nyo po, hindi na. Ek. Kuya, talo warriors natin sa NBA. Kaya ka pala tumataghoy, taghoy. Alam nyo, gusto ko mang i-cover yung NBA. Wala, wala na akong time. Kinakailangan kasi sa NBA, mapanood mo yung mga laban, hindi yung magbabasa ka lang ng mga chismis. Panoorin mo, yun po ang problema sa ano eh. Dream match, Leo, Teo versus Tank, Boss Buds. Hindi, sa weight po kasi mukhang hindi akit. Siguro pag hindi na kumikita si Tank Davis sa weight niya, aakitin niya na yung mga sikat sa 140. Pwede, pero hanggat kumikita si Davis, tinamaan ng solid sa mukha si Haney nung round 1 kaya nawala sa game plan. Weight bully lang si Haney. Malaki lang po talaga siya. Kaya nagagawa niya yung nagagawa niya dati. Ganun po yun. Pero ngayon, wala. Bistado na siya. Grabe, no? Grabe sa tubig, no? 1 litro, maubos ko na, oh. Boss Buds, ano kaya kung gawa ka na reaction video mo sa mga videos ni po? Bakit naman? Bakit naman ako gagawa? Eh, di kayo gumawa. Utot nyo. Wala na nga halos manood dun. Gagawa ko pa. Kuya, bakit din na bakante belt talo sa ini? Oh, mali nga ako ng ano, mali ako ng interpretasyon. Yung pala, diniklara na ron na hindi na involve yung belt. Nung naabot ng champion, yung weight at hindi naabot, diniklara po ng, ano, na hindi nakataya yung belt. Mali yung pang-intindi ko eh. Ang pinagbabatayan ko kasi nung natanggalan si Pacquiao sa ano eh, siya pa, siya ang champion. So sorry po sa pagkakamali ni Badongski. Hindi po pala nakataya yung belt. Anong nangyari sa ngipin ko? Sa round 1. Sa round 1 ni Devin Haney versus Garcia, sa sobrang tuwa ko, nakagat ko tong mic. Ha! Yan po ang epekto ng nanonood ka ng maganda ng boxing, ha? At umiinom ka ng beer.